Magandang araw po sa inyo lahat. Si Richard Antapulit ito, ang negosyanteng marino po. So ngayon po, ang ating pag-uusapan, ito pong dalawang klase ng investor. Yung tinatawag pong sophisticated investor at ito pong tinatawag na average investor. So ngayon po, didiscuss ko po kung ano po yung dalawang yan at kung nasaan po kayo ang investor, kung saan investor po kayo, kung kayo po ba'y sophisticated investor or kayo average investor. So start na po natin at atin pong pag-uusapan sa video na ito kung ano po yung dalawang yan. So, ang sophisticated investor po ay meron pong tinatawag na 3 E's. So, dapat meron kayong 3 E's para kayo maging sophisticated investor. So, ano po yung tatlong E? Ito po yung tinatawag na education, experience, excess cash or extra cash. So, kung kayo po yung sophisticated, kung meron po kayong education o meron kayong nalalaman sa stocks, at yung isang ipo, kung meron kayong experience about stock market, ang isa naman pong E, yung excess cash or extra cash, kailangan may extra cash kayo para sa pag-i-invest sa stock market po. So, yan po yung tinatawag na sophisticated investor. So, dapat talagang malawak ang kalaman nyo tsaka experience nyo sa pag-i-invest sa stock market para matawag kayong sophisticated investor. So, ang average investor naman po, ang karamihan pong strategy ginagamit ng mga average investor, ito pong tinatawag na diversify. So, kapag po sinabing diversify, ang ginagawa nila, hinahati iba't ibang stocks ang binibili nila. So, dinadiversify nila po yan. So, yan din po yung sabi ni Warren Buffett, na kapag average investor ka, dinadiversify niyo po. Napaka-expensive po yung diversification kung sa mga investor po. Yun po yung ano ni Warren Buffett. So, isa pa po, kapag average investor, siyempre maririnig niyo dyan yung blue chips. So, nag-i-invest ka sa blue chips kasi average investor ka. So, doon ka sa matatag. So, yan po yung average investor. Diversified at blue chips. So, kapag sophisticated, meron po kayong 3 E's na kailangan. Education, experience, or excess cash po. So, yan po yung tinatawag natin dalawang sophisticated investor at average investor. So, wag po tayong maging average investor. So, kung magagawa natin paraan na matuto na maging sophisticated investor, napakaganda po. Diyan po maraming yumayaman yung mga sophisticated investor. Sa average po, ayan lang, diversify, tsaka blue chips, ang lagi mong maririnig sa mga average investor po. So, balikan po natin itong 4 quadrant ni Robert Kiyosaki, kung kayo po nakaka-relate dito sa ESBI, ito po yung 4 quadrant niya. Yung E means employee, S is for small business or self-employed. So, kung small business po, meron kayong sarili-sarili store. Kung self-employed, kayo po yung isang doktor, engineer, abogado, yan po yung tinatawag na self-employed. So, yung B naman po, yung big business. Kapag po sinabing big business, ang malalaman nyo po na big business po yan, if ever na iwanan nyo ng isang taon ang inyong business, tuloy-tuloy pa rin po yung kita o lumalaki siya kahit iwanan mo siya. Yun po yung kahit iwanan nyo, kahit nagbabakasyon kayo isang taon, nagpunta kayo sa abroad o saan man ginagawa nyo, tuloy-tuloy po kasi nga po ito yung big business, people work for you. So, yan po yung B. So, I is means for investor. So, yan po yung investor, I. So, ang investor, ito po nga investor, itong I, ito po yung playground lang ng mga taga B. So, mga taga, dito sa mga taga big business, ito po, playground lang yan. So, sa ngayon po, marami pong pumupunta nga nasa E, pumupunta sa I, maraming S na pumupunta sa I din po. So, ito pong side nito, itong E tsaka S, ito po yung sinasabi nilang middle class at tsaka poor and middle class. Andi dito po sa E at S. Sa B and I, andi dito po yung wealthy tsaka rich. Andi dito po yung mga mayayaman sa BNI. So,
So, kailangan natin lumipat tayo sa kabilang quadrant para tayo maging BNI. Diba ba? So, kung makikita nyo po yung E, you have a job. Ang S, you own a job. Ang B, you own a system and people work for you. Ang I, money works for you. So, paano po natin malalaman kung ang investor po ay galing sa E or dito po sa employee po? So, malalaman po agad natin sila kung galing po sila sa E at saka galing sa B o galing sa S na investor. So, alam niyo po yung E, kapag pupunta po siya sa I, kasi nga po ang E, employee, ang hinahanap po nila yung mga secure job, yung may mga benefits, yung secured, basta secured po hinahanap nila. So, kapag pumunta yan sa investor, ang maririnig nyo rin po dyan yung mga secured words, katulad ng diversification, saka po yung blue chips. So, kaya, bakit ka nagda-diversify? Para secured, di ba? Bakit blue chips ang ini-invest mo? Para secured. So, yan po yung maririnig nyo sa mga E tsaka I po. Yung E, napupunta sa I quadrant. So, malalaman nyo na, kapag tinanong nyo, anong strategy mo, kapag narinig mo sa kanila na diversify, i-diversify, ibig sabihin po, ayun po'y galing sa E quadrant, kasi nga po, lagi po silang secured, ang mindset nila, laging gusto secured. So, yun po yung nasa mga E. So, nakikita nyo naman po, napapansin nyo. So, kapag naman po yung nasa S, napapunta sa I, ang maririnig ninyo man po dito sa mga self-employed, kasi ito po mga S na ito, mga busy po ito, busy. Kasi nga po, hindi nila maiwanan yung kanilang business, kanilang trabaho, kasi po sila po yung nagtatrabaho para sa pera. So, lalo na yung mga doktor, na lumalaki yung kita, lumalaki yung nawawalan ka ng time freedom, dumadami yung trabaho mo, pag lumalaki yung kita mo, di po ba? So, ang maririnig nyo naman po, kapag itong S nito pupunta sa I, sa investor, ito po yung mga nag-i-invest through mutual fund. Kapag narinig mo, mutual fund. Kapag nasa mutual fund po, ano po yung mutual fund? Sa mga taong busy, walang time mag-aral o walang time monitor yung kanilang investment. So, kaya po, sila po yung nasa S kapag narinig mo sa nag-i-invest through mutual fund. Yun po. So, walang time o busy. Pero meron marami rin naman pong ginagamit din po yung E kasi nga po, sinasabi nila busy sila, employee, kaya nag-mutual fund. Walang time monitoring stocks, walang time mag-aral, pag-aralan ng stock market investing. So, yan po yung nasa E tsaka S po. So, kapag naman po B, sabi nga po, playground dyan ng mga B quadrant, yung I. So, bakit po nasabi yung playground? So, ang nasa B quadrant po, wala po sa kanilang isip yung diversification. So, sophisticated investor po yung mga yan. So, bakit po, bakit ko nasabi na ganun? Kasi po, kung example lang po natin, kung yung pong Jollibee Food Corporation, JFC, sila po yung mga big businesses, di po ba? Malaking business. So, hindi po sila nagda-diversify. Ibig sabihin po, hindi po sila nag-i-invest sa iba, kundi nag-i-invest, sila po yung mga major shareholder po. Ibig sabihin, hindi sila naka-diversify. Ibig sabihin, dun lang sila naka-invest sa company nila. Dun lang sila, major stockholder lang po sila. Hindi po sila yung JFC, hindi po sila nag-i-invest sa ibang company. Halimbawa, hindi po sila nag-i-invest sa Ayala Land, so anong mga stocks. So, siyempre, malaking kumpanya sila, dun lang sila mag-i-invest sa kanilang company. So, hindi nila dinadiversify. So, ang karamihan kasi, sa mga nag-i-stocks, kapag sinabing diversify, ang ginagawa nila, kasi narinig nila diversify, bibili sila ng iba't ibang stocks para i-diversify nila. So, hindi po ang diversification sa investment, ibig sabihin po, i-diversify mo, hindi ka lang
sa stocks mag-i-invest, meron po mga business, kung ano man pong investment vehicle, doon kayo magda-diversify. Hindi po, ibig sabihin, magda-diversify kayo, iba't ibang stocks ang bibili nyo. So, yun po yung tinatawag ng diversification. Mag-i-invest po kayo sa iba't ibang investment vehicle. So, kailangan po, wala pong, kung nag-i-stocks po kayo, kailangan meron din po kayong business na binubuksan para po ma-diversify o meron pa yung ibang investment vehicle nga po. Hindi po ba? So, ganun po yun. So, kailangan maging sophisticated investor po tayo. Huwag po tayo mag-focus sa average investor kasi nga po, dyan po tayo yayaman sa sophisticated investor po. So, dyan lalaki yung ating kinita. So, sabi nga po, kailangan lang natin ng mindseting, proper mindset lang po, lalo na po sa mga financial. At kailangan open-minded din tayo sa ibang business, hindi lang po sa stocks. Kasi po yung stocks, dadating yung time, for example po, kung sa stock market, meron tayong 3 million kapag na-reach natin 60 years old. So, anong gagawin nyo sa 3 million nyo after 60 years old? So, kaya pong ubusin yung 3 million natin kasi nga po 60 years old, kung mabubuhay pa tayo hanggang 80 years old, meron po tayong 20 years na tatahakin pa sa buhay natin. Yung 3 million po, kulang po yan. So, kailangan natin talagang tuloy-tuloy yung income natin. So, kailangan po natin ng ibang pagkakakitaan o ibang investment, hindi lang po sa stock market. Kung maaari lang, mag-ano po kayo ng apartment, kung may budget naman kayo, yung mga real estate investment, yun po, mas maganda rin po yun. So, depende na po sa inyong kakayanan. So, kaya dito, tuloy-tuloy tayo patungo sa ating financial freedom. So, pag-aaralan natin yung mga ibang investment. So, ako po, marami po kong investment, lalo sa mga business. Nasa online business po ako, so napakaswerte natin at nasa internet tayo kasi yung mga business ko po, internet na. Ang maganda dito, naka-autopilot, naka-leverage. Nile-leverage ko yung power ng internet. So, kahit offline, andi dito pa rin. Tuloy-tuloy po yung kitaan natin. So, yun po. So, dapat maging sophisticated tayo, investor. So, hindi man porket nasa E tayo, diretso tayo sa I. Hindi po porket nasa E tayo, employee or S, hindi na natin pwedeng gawin yung kung anong ginagawa ng nasa B. So, yun po kasi ang kalimitan na mindset, yung mga employee, tsaka self-employed, ito po yung, kung ano yung meron ang B, yun din po ginagawa nila. So, yun po yung ginagawa nasa E at S. For example po, yung B, nag-i-invest sa stock market. So, ginagawa nila ng E tsaka S, nag-i-invest din po. So, ang tama po doon, kung ano yung ginagawa, or kung hindi po kung ano yung meron, di po, at po, kung ano yung meron yung B, yun ang ginagawa ng E tsaka S. Kasi meron ang B na investment ng stocks, for example. So, yun din ang meron ginagawa nila. Mali po. Ang tama pala po din, kung ano yung ginagawa ng sa B quadrant, yun din ang gagawin mo sa pag-i-invest. Ibig sabihin po, kung ito po yung B quadrant ay sophisticated investor, so kailangan natin maging sophisticated investor din po. So, ganun po yung ibig sabihin nun. Para lang pong, ganito po yung example po, yung mayaman, di po ba? Kapag ang mayaman, kalimitan sa mga self-employed, ito yung mga middle class, ang inuuna nila kung ano yung meron ang mayaman. For example po, meron po silang magandang cellphone, magandang sasakyan, yung po yung ginagawa ng mga nasa EFS. Kung anong meron ang mayaman. Ang mali po yun, dapat po ang gagawin natin kung ano yung ginagawa ng mayaman. So, kung bakit sila yung mayaman, di po ba? So, yun po yung point doon. So, kailangan natin kung ano yung ginagawa ng mayaman, gawin natin. Kung nagtatayo sila ng business, kung paano sila magpalaki ng pera, yun ang gagayahin natin. Hindi yung kung ano yung meron ang mga mayayaman.
So, yun lamang po. Sana po may natutunan kayo kahit papaano. So, leave your comment na lang po kung ano pong inyong tanong para po masagot po natin. So, maraming po salamat sa inyong time sa panonood ng video presentation nito. So, si Richard Handa po ito, Anugisyan Ting Marino.